Magandang araw sa mga tagapakinig ng Sitio Bangungot. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya na pinagpapala ng isang duwende. Naniniwala ba kayo na mayroong mga duwende na naghahatid ng swerte sa ating buhay? Pinasasagana nila ang pamumuhay natin kapag tayo raw ay mababait at binibigyan natin sila ng tirahan sa ating pamamahay. Kagaya na lang ng kwento ni John Mark tungkol sa kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. Tunghayan natin ang kanyang karanasan. Sir Jupiter, nung binata raw ang lolo ko ay gusto na talaga niyang gumawa ng tinapay. Mahilig po siyang mag-bake. Tuwang-tuwa raw siya sa tuwing nakakakita ng mga tinapay sa panaderya. Nasa isip daw niya ay balang araw magkakaroon din siya ng panaderya at magmamasa din siya ng pandesal. Dahil po maagang nag-aasawa ang mga tao sa probinsya, nag-asawa agad ang lolo ko. Pinatira sila ng biyanan niya sa lupa nila para makasama nitong magsaka. E wala raw pong hilig ang lolo ko sa pagsasaka dahil mas gusto talaga niya na magluto ng pandesal. Pero nakita daw niya na maganda ang pwestong ibinigay sa kanila ng binanyang lalaki, kaya pumayag siya na doon sila tumira. Kuminangdaw ang mata niya dahil una niyang naisip ay magtayo ng panaderya sa lugar na yun dahil wala pa rin doon tindahan ng tinapay. Sa probinsya po ay madali lang gumawa ng bahay noon. Mga kahoy lang, dahon ng nyug at kawayan, pwede nang maging bahay. Tinulungan daw po ang lolo ko ng kanyang mga kapatid na lalaki para tabasin ang mga damo sa lupa na pagtatayuan ng bahay nilang mag-asawa. Habang nagtatabas daw po ang lolo ko, napansin niya ang umbok ng lupa. Mapamahiin po ang lolo ko. Ang sabi po niya, duwende raw ang nakatira sa punso na yon. Kaya iniwasan po niya ang punso dahil baka may masaktan siya. Noong tanghali na ay nagpahinga raw po sila para kumain. Bigla siyang ginulat ng kapatid niya dahil malalim daw po ang iniisip niya. Nang tanungin siya kung ano yun, sinabi niya na gusto niyang ipasok sa loob ng bahay niya ang punso. Tinawanan lang daw po siya ng mga kapatid dahil ang laman daw po ng punso. Kung hindi langgam, ay anay. Mabilis daw pong masisira ang bahay na itatayo niya kapag pinamugaran ng langgam. Pero pinipilit daw po ng lolo ko na hindi langgam ang nakatira doon. At para mapatunayan daw ng kapatid niya, pinuntahan nito ang punso at pinagtataga ng itak ang lupa. Pinipigilan daw niya ang kapatid pero ayaw makinig. Nangangalahati na raw ito sa kakatibag doon sa punso nang huminto. Dahil puro lupa lang ito at walang lumalabas na langgam. Maya-maya ay nakaramdam daw ang kapatid niya na parang may kumagat sa paa niya. Agad daw itong hinanap ng kapatid dahil bigla raw natuwa. Langgam daw yung kumagat sa kanya. Pinagtusok-tusok nito ang lupa hanggang sa maglabasan nga ang mga langgam. Nag-alisan na sila doon pero yung kapatid niyang gigil na gigil sa langgam ay binalikan pa ang punso para sunugin. Gustong patayin ng kapatid niya ang mga langgam para daw hindi na mamahay sa bahay nila.
Hapon na nang sila ay umuwi. Napansin daw ni Lolo na paika-ikang naglalakad ang kapatid niya. Nang tanungin daw niya ito, masakit na raw yung paa niya dahil sa kagat ng langgam. Nang tingnan nila ito, namamagana. Mabigat na nga raw ang paa niya at mahirap ng buhatin kaya mabagal na ang paglakad. Nang makauwi sila ay pinahiran daw ng langis. Mukha raw kasing may kamandag ang langgam na itim. Malalaki pa naman yun at kahit nung gabi na, ramdam pa rin ng kapatid niya ang kirot. Nung umaga na pinuntahan daw niya ang kapatid dahil magtatabas na uli sila. Pero ang sabi ng asawa nito ay nilalagnat na raw. Sinabihan pa raw ni Lolo ang asawa na dadalhin na sa albularyo dahil baka raw nagalit ang duwende nang sirain nito ang bahay. Nung araw daw na yon ay walang kasama ang lolo ko na magtabas dahil may lakad ang ibang kapatid niya. Kaya ang nakasama raw niya ay ang biyenan na lalaki. Pero dahil may katandaan na raw ito kaya hindi na niya gaanong pinagtrabaho. Siya na lang daw ang nagtapos ng paglilinis sa lugar. Bigla daw niyang naisip na balikan yung punso na sinira ng kapatid niya. Nang puntahan daw niya, nagulat siya kasi buo na yung lupa. Bumalik daw sa dati. Doon daw niya nalaman na talagang hindi langgam ang nakatira sa punso. Todo raw ang kanyang paghingi ng tawad dahil sa ginawa ng kapatid niya. Hiniling din niya na huwag na raw itong pahirapan pa. At bilang kapalit, ay ipagtatayo niya ng bahay ang mga duwende para maprotektahan sa nagtatangka na sumira sa kanila. Dahil nga raw po ang mindset ng lolo ko noon ay makapagpatayo ng panaderya sa lugar na yun, gusto niyang matapos agad ang bahay nila. Nagtataka nga raw siya na parang hindi siya nakakaramdam ng pagod. Kahit daw mag-isa lang siya na nagtatrabaho doon, ay masiglang masigla siya. Medyo malaki raw ang sinakop niyang lupa dahil ang kalahati ay gagawin niyang panaderya. At yung punso, ipinasok daw niya sa loob ng panaderya. Sa tuwing walang gawa sa bukid ang mga kapatid niya ay saka siya tinutulungan na buuin ang bahay nila. Mahigit isang buwan din nang matapos ang bahay kubo nila. At habang naglilipat naman ang asawa niya ng kanilang mga gamit, abala siya sa pag-aayos naman sa kanyang panaderya. Gumawa raw ang lolo ko ng isang malaking pugon na gawa sa lupa at doon niya balak lutuin ang mga tinapay. Wala pa raw kasing oven noon. Pugon ang ginagamit nila. Nang mabuo na raw ang bahay at panaderya niya, nagtrabaho muna siya sa bukid para kumita sila at may panggastos sa araw-araw para makaipon na rin ng sangkap panggawa sa tinapay. Minsan daw ay nagagalit na ang asawa niya sa kanya dahil palagi raw siyang tumatambay sa panaderya. Kaya isang beses sa galit daw ng asawa ay doon siya pinatulog. Hindi daw siya makatulog ng maayos dahil pinapapak daw siya ng lamok. Panay daw ang hampas niya ng sarili para lang patayin yung mga lamok. Nanunuot daw sa tenga niya yung mga huni ng lamok. Panay ang biling niya. Hanggang sa makarinig daw siya ng maliliit na boses na parang nagtatawanan at parang nagtatakbuhan o naghahabulan. Kasi yung mga boses daw ay palipat-lipat. Hindi na lang daw niya pinansin, pero unti-unti ay nawawala raw ang lamok
at nakatulog na siya. Halos araw-araw ay nagagalit sa kanya ang asawa niya at doon siya palaging pinatutulog sa tindahan na ginawa niya. Hindi naman daw niya alam kung bakit laging galit sa kanya ang asawa hanggang sa mapadaan ang kapitbahay nilang si Aling Bebeng dahil nakiusyoso kung ano raw ang gagawin niya sa maliit na pwestong katabi ng bahay nila. Nang sabihin niya na magtatayo siya ng panaderya ay natuwa ang matanda dahil nga malayo ang bilihan sa kanila ng tinapay. Maya-maya raw ay lumabas naman ang asawa niya at nakisali sa usapan nila. Si Aling Bebeng ay hilot sa kanilang lugar. Nang hawakan ito ang pulsuhan ng asawa ni Lolo, nalaman daw agad na buntis ito. Doon naintindihan ni Lolo kung bakit laging galit sa kanya ang asawa. Yun pala ay dahil naglilihi. Binilinan daw si Lolo ni Aling Bebeng na palaging maging maingat. Laging isarado ang mga pinto at bintana tuwing gabi dahil baka may sumalakay na aswang. Natatawa na lang daw si Lolo sa sinabi ng hilot kasi sa aswang naman, hindi naniniwala ang lolo ko. Dahil nalaman din ang lolo ko na buntis na ang asawa niya, ay doon na siya natutulog sa bahay nila kahit magalit pa ito. Ayaw na niyang iwanan ang asawa dahil nga buntis ito. Dahil malalayo ang bahay sa probinsya at noon daw, alas 5 pa lang, ay nasa loob na ng bahay ang mga tao dahil hindi pa naman uso ang kuryente sa kanila. Gasera ang kanilang mga ilaw. Tuwing gabi kung ano-anong hayop ang naririnig nilang mag-asawa na humuhuni sa paligid ng bahay. Kaya nasanay sila sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa bigla na lang daw silang nakakarinig ng kakaibang huni. Parang malaking ibon ito at parang malat daw ang boses. Una raw na naisip ni Lolo ay mahuli sana para may pang-ulam sila. Kaya nung sumunod na araw, gumawa daw siya ng pain sa mga puno para sa ibon na yun. Hanggang nung isang gabi, narinig niya na parang may nasilo nga ang pain na ginawa niya. Nagtataka siya dahil grabe naman daw ang iyak ng ibon. Parang galit na galit ito. Nagmadali raw si Lolo na puntahan yung nasilo pero bago siya makarating, nakarinig daw siya ng mga kaluskos na parabang nagmamadaling umalis. Nang ilawan daw niya ng flashlight, nakita niya ang isang malaking baboy na kulay itim. Nagmamadali daw itong tumakbo papunta sa gubat. Nang hinayang pa raw si Lolo kasi baboy na yun, nakawala pa. Nang tingnan daw niya ang bitag, may bakas pa nga ito ng dugo na talagang nasabit doon ang baboy. Pero nasira din ang bitag niya. Gumawa raw siya uli ng bagong bitag. Excited pa raw siya doon sa baboy kung babalik pa. Pero puro ibon na lang daw ang naririnig niyang humuhuni sa gabi. Mahimbing silang natutulog nang makarinig sila ng kalampag sa bubungan. Parang may malaking ibon na pumapagaspas ang pakpak. Dahil nga kubo lang ang bahay nila at ang bubong ay gawa lang sa dahon ng nyog, parang babagsak daw ang bubong nila. Parang may kaaway daw ang ibon. Umiiyak daw ang huni nito pero nagagalit. Bigla raw bumangon ang lolo ko at kinuha ang matalas niyang itak na ginagamit sa bukid. Mabilis daw siyang lumabas ng bahay at sinipat ang bubungan nila. Nakita daw niya doon na parang nasabit
yung malaking paniki. Sobrang laki daw nito na parabang kasing laki ng tao. Inaambahan daw niya ito ng itak at sinabihang umalis sa itaas ng bubong dahil baka bumagsak. Dumampot pa raw ng bato ang lolo ko at pinagbabato yung malaking paniki. Pero hirap raw itong makaalis sa pagkakasabit niya sa bubong. Umaangil na raw ito at galit na galit sa kanya. Nang humarap daw ito sa lolo ko, ay nakulas si lolo nang makitang ang ulo nito ay sa tao at may mahabang buhok. Di lang niya maaninag ang mukha dahil gabi at buwan lang ang nagbibigay liwanag. Mapuno rin sa kanila, kaya medyo nahaharangan ang sinag ng buwan. Pero nakita pa naman daw niya na may mahaba itong pangil at may mahahabang kuko at matutulis daw ito. Panay daw kalmot sa bubungan na parang may kaaway, pero hindi naman daw makita ni Lolo. Kaya binato daw niya ng binato hanggang sa makaalis yung malaking paniki. Tapos nakarinig daw siya ng maliliit na tumatawa sa bubungan. Parang madami daw yun. Parang tuwang-tuwa daw sa ginawa nila sa paniki. Naisip ni Lolo na baka raw yung mga alaga niyang duwende. Hinayaan na raw niya at bumalik na lang siya sa loob ng bahay. Tulog na tulog daw ang asawa niya. Kahit daw malakas ang pag-angil ng paniki, hindi man lang daw ito nagising. Nung 6 na buwan na raw ang tiyan ng asawa ni Lolo, nagsimula na siyang mag-asikaso ng panaderya niya. Nakapundar na raw siya ng mga gamit at nakabili na rin ng harina. Saktuhan daw dahil gusto niyang makaipon para sa panganganak ng kanyang asawa. Sinubukan daw niyang magmasa ng harina nung gabi. Tulog na raw ang asawa niya noon. Ilang oras din daw siyang gumagawa ng tinapay dahil nasa testing lang ay hindi pa niya magawa ng maayos. Nagpaturo naman daw siya sa kaibigan niyang may panaderya na nakatira sa kabilang bayan. Pero nung ginagawa na niya, di niya makuha ang tamang timpla. Nang makabuo na siya, isinalang niya ito sa pugon at sa kainurasan. Pero dahil sa pagod, nakatulog si Lolo habang naghihintay. Bigla daw siyang kinalampag ng asawa niya at galit na galit daw ito. Inaaway siya dahil naririnig daw nito na may babaeng kausap si Lolo sa panaderya. Takang-taka daw si Lolo sa bintang ng asawa niya kasi nga mag-isa lang siya doon. Ang sabi pa raw ng asawa niya, hindi lang isang babae ang narinig niya. Nagtatawanan pa raw ang mga ito. May boses lalaki pa raw kaya naisip ng asawa niya na baka si Lolo yun at nakikipagtawanan pa sa mga babae. Halos ipaghagisan daw ng asawa ni Lolo ang mga gamit sa panaderya dahil sa galit. Pilit daw nitong tinatanong kung saan itinago ang mga babae. Dahil sa pang-aaway raw ng asawa niya sa kanya, nakalimutan na ni Lolo ang pandisal na nakasalang sa pugon. Dali-dali daw niya itong hinango dahil baka nasusunog na. Ilang oras na raw itong nakasalang dahil nga nakatulugan niya. Pero nung ilabas daw niya ang mga tinapay, ay nagtataka siya dahil hindi raw yun nasunog. Nang tikman daw niya ay sakto lang ang pagkakaluto. Tiningnan daw niya ang pugon. Sobrang lakas daw ng apoy dahil naparami pa ang uling na nailagay niya.
Naisip daw niyang talagang may tumutulong sa kanya. May swerte raw ang punso sa kanila. Dahil sa tuwa, sinuyo na lang niya ang asawa at pinagtimpla niya ng gatas. Pinatikim daw niya ng tinapay na kanyang niluto. Habang kumakain sila, narinig na naman ni Lolo yung malaking ibon na humuhuni. Dumapo na naman daw ito sa bubungan nila. Kinuha na naman niya ang itak at lumabas ng bahay. Susunod sana ang asawa niya pero sinabihan niya na huwag at manatili lang sa loob. Dahil nilagyan ni Lolo ng mahabang kawayan ang itak at abot ito sa bubungan. Sinundot-sundot niyang malaking ibon doon. Panay-ilag yun sa kanya. Nang magalit daw ang asawa ay bigla na lang nitong ibinuka ang pakpak at lumipad-lipad paikot sa kanya habang kinakalmot siya nito ng mahahabang kuko. Doon nakita ni Lolo ang kabuuang itsura nito. Buo ang katawan nitong kagaya ng sa tao. May pakpak na kagaya ng sa paniki at mahaba raw ang dila na pakiramdam daw niya ay kaya pa nitong humaba ng gusto. Dahil iwinasiwas daw niya ang itak, hinahagupit daw siya nito ng dila. Nadikit daw ang dila sa braso niya. Malagkit daw ang laway na kumakapit ng matindi sa balat. Magaspang din daw ang dila nito na kagaya ng sa pusa. Puputulin daw niya ng itak ang dila pero bigla raw itong umurong sa bibig. Yun daw ang first time na nakakita siya ng aswang. Maya-maya ay bigla na lang daw sumigaw ang aswang na parang nasaktan. Parang may bumato raw dito mula sa bubungan. Pero wala naman daw makita si Lolo doon. Tumingin daw ang aswang sa bubungan at galit na galit daw ito. Parang nakakita raw ng kaaway doon. Hanggang sa marinig daw ni Lolo ang boses ng maliliit na tao sa bubungan. Pinagbabato daw nito ang aswang hanggang sa lumipad ang aswang palayo at galit na galit daw doon sa nasa bubong. Tumakbo raw si Lolo sa loob ng bahay dahil sumigaw daw ang asawa niya. Pagpasok daw niya, putlang-putla ang asawa niya at may itinuturo raw sa gilid ng bahay. Nang tingnan ni Lolo, nakita daw niyang may maliliit na tao ang mabibilis na tumatawid papunta sa tindahan nila. Nung umaga na, pinabisita raw ni Lolo sa albularyo ang bahay nila. Doon niya nalaman na may alaga raw si Lolo na mga duwending puti. Ipinagtatanggol daw sila nito laban sa mga gustong manakit sa kanila. Palagi raw ang mga ito sa tindahan sa maghapon at sa gabi naman ay nagbabantay sa bubungan. Ang sabi ng albularyo, alagaan daw nila ang mga duwende dahil nagbibigay daw yun ng swerte. Tutulungan daw silang makaahon sa buhay basta daw bigyan lang sila ng matitirhan. Kung paano raw maprotektahan ni Lolo ang bahay ng mga duwende, ay ganoon din daw ang pagpuprotekta nila sa kanila. Nang ikwento ni Lolo ang tungkol sa aswang, ang sabi ng albularyo, hindi raw sila nito masasaktan dahil may bantay daw sila. Nang mamatay po si Lolo, hindi na rin naipagpatuloy ang panaderya niya dahil walang may gustong ipagpatuloy ito. Naibenta na lang lahat ang mga gamit dahil masisira lang. Ang kwento pong ito ay laging ibinibida ni Lolo kaya gusto ko na rin pong ibahagi
sa inyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat.